Sa ibang mga balita, phishing at hindi hacking ang insidente sa ilang customer ng GCash kamakailan. Sabi sa teleradyo ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan John Uy, itong nakasaad sa report na isinumite ng pamunuan ng GCash, bagamat magkakaroon pa ng pulong hinggil sa mga nasabing insidente. Paliwanag pa ni Secretary Uy, kapag sinabing phishing ay nagmula sa user o customer ang pagkukulang, habang kung hacking ay security system mismo ang nakompromiso. Tiniyak naman ni Uy na iimbestigahan din ang reklamo ng iba pang GCash user na nagsabing nakaranas sila ng hindi otorisadong transaksyon noon pang Marso at Abril. Pero sa ngayon anya, wala pang formal na report ukol dito ang Globe. Sa mga ganito mga insidente, wala ho tayong tinatawag na mandatory disclosure. Okay. Of breaches. So we are studying and coming out for most likely with a policy of a mandatory disclosure. Ibig sabihin, kung may nangyaring ganitong mga insidente that affects the public and affects and has connotations on criminal activity, we will require the entities concerned to disclose to the government agencies so we can act on it with haste. Ipinaubaya naman ng DICT sa PAGCOR ang issue sa kinukwestiyong mga advertisement na nangiinganyo ng sugal para alamin kung may paglabag sa prangkisa.